nagtitiis pa rin sa init ang mga pasahero at empleyado sa NAIA Terminal 3. Nasa nasirang cooling tower. Kanya-kanyang diskarte na sila para malamigan. Nitong weekend, pumalya ang cooling tower 1 at 3, kaya umabot sa 25 to 27 degrees Celsius ang temperatura sa paliparan. Kinukumpuni na raw ito ng Manila International Aviation Authority o MIA. Aminado ang MIA na luma na ang mga cooling tower. Ang mga bagong install na cooling tower ay sa Mayo pa inaasahang magagamit. Pansamantalang naglagay ng 10 industrial fans sa paliparan. Nananawagan ang isang environmental group na magdeklara na ng National Climate Emergency dahil sa tumitinding init na epekto ng El Niño. Nitong ang weekend na itala sa Metro Manila ang pinakamataas na temperatura sa loob ng mahigit 100 taon. Sa kabila nito, hindi nirerekomenda ng DOH ang mas madalas na pagligo ngayong tag-init. Ang dahilan, alamin sa aking report. This 2023-2024 El Niño could be one of the worst. Yan ay kung hindi tayo nakapaghanda, sabi ng PAGASA. Ngayong buwan pa lang, nalampasan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nagdaang strong El Niño events. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila. Nitong Sabado, 38.8 degrees Celsius ang naitala sa NAIA Pasay. Mas mataas sa 38.6 degrees Celsius na naitala noong May 17, 1915 sa Port Area. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil inaasahang mas iinit pa sa Mayo. Pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So, eto na rin yung contribution dun sa global warming. Ayon sa isang environmental group, indikasyon ito na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at lungsod nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Niño. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pag-ulan. That is why our drought condition is extended. Para naman maiwasan ang water service interruption, isinusulong ng DENR ang matalinong paggamit ng tubig, gaya ng paggamit ng timba at tabo imbes na hose sa pagdidilig at paglilinis ng kotse. Ang Department of Health hindi inirerekomenda ang mas madalas na pagligo sa isang araw kahit matindi ang init. Mag-shower ka 3 times a day during the heat. Maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. Samantala, nakatakdang magdasal ng Orasyo Imperata ang ilang simbahan sa Cebu City para maibsan ang epekto ng El Niño. Habang hindi nirerekomenda ng DOH ang madalas na pagligo, may iba naman silang tips para maginhawaan sa gitna ng mainit na panahon. Una, lagyan ng tubig ang mga extra na spray bottle para may pang-spray sa mukha at batok. Imbes naman na bumili ng sports drink, lagyan ng isang kurot ng asin ang isang baso ng tubig. Maglagay rin ng basang bimpo sa ulo o kilikili. At kapag nakakaranas ng hilo, pagkalito, paglabo ng paningin o pagkawala ng balanse, agad magpatingin sa doktor.